Lodge Leva. Naka 4-in-1 ka. Civil engineer, civic leader, konsehal, at bukal pa. Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng Ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay Ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo si Ube ay nandito. Sa teleradyo siya'y maririnig nyo. Boses ng masa ang pakikinggan niya. Bukal ng bayan, si Tito Jojo Leva. Magandang araw po sa ating lahat. Live na naman po tayong mapapanood dito sa ating programang Hello kay Ube. At kasama naman po natin ang ating kaibigan at ang ating sikat na DJ, DJ Myong. DJ Myong, kamusta? Long time no see. Long time no hear, ano? Yes, Bukal. Maraming salamat at mabuti naman po tayo, Bukal. Sobrang na-miss ko ang ating balitaktakan, ang Hello kay Ube, dahil kumbaga ito'y inaabangan na ng ating mga kababayan, dahil sabi nga po ay kinapupulutan ng napakaraming mga aral ng ating pong mga ginigiliw na mga taga-subaybay. Bukal, DJ Myong, dalawang linggo tayong nawala at medyo na busy ang ating schedule. At para nagkaroon din tayo ng Holy Week break, ano, natapos na po ang Semana Santa, and as go on ay dire-diretso po tayo, the show must go on, nga ika nga, ano. So nandito umuli po tayo sa Hello kay Ube, live po tayong mapapanood sa Marinduque News Network, sa Lucky 7 Cable Channel 3 sa bahay ng Buwak, sa GR Catbit Channel 6 sa bahay ng Santa Cruz at Torrijos. So abangan po ninyo ang isang oras ng balitaktakan, aliwan at katatawanan dito sa Hello kay Ube, kung matatawa kayo sa mukha namin. And nabanggit mo, Bukal Jojo, na tayo ay live sa mga nabanggit na mga platform, pero po marahil ay nagtatanong ang marami sa ating mga kababayan, at sapagkat iba naman ang setup natin ngayon, dahil ngayon po ay live na live po tayong sumasayang papawid mula sa tahanan ng ating Bukal Jojo Leva, dito naman po sa Barangay Laylay, Buwak, Marinduque. Kaya maaari po kayo magpadala ng inyong mga komento, mga kababayan, yan mga pa-shoutout, dahil babanggitin at babasahin po namin yan sa pagpapatuloy ng ating programang Hello kay Ube. Jamie, yung dumarami ang ating mga taga-subaybay at pwede po kayo magpa-shoutout at ito po ay live ngayon. Naka-monitor po si DJ Myong sa mga nais po batiin at bumati dito sa ating programa. Unang-una, babatiin ko na ang ating mga kasama sa papanunungkulan sa pamumuno po ng ating gobernador, Governor Presby Velasco, Congressman Lord Alan Quinto Velasco, na merong bagong TikTok account, okay? Siyempre po ang ating Vice Governor Lynn Angeles, at ang mga bukal mula sa unang distrito, Bukal Baki Cabalies, bukal din na Office Mercado, na may bagong post din na medyo parang intriguing. Interesting. Happy tayo, okay? At siyempre pa kay Bukal Tres Mangkukang, na very popular ngayon sa kanyang pagganap ng Herodes. Natatanging pagganap. Ng Herodes. At syempre po sa 2nd District, binabati po natin si Bukal Meling Cabo, Bukal Mercy Rihano, Bukal Danny Red, at Bukal Mael Lim.
at ang mga ex officio members po natin, si Bukal Neril Mangol, Bukal Balimpiada, at saka si Bukal Butchie Rosales. So yan po yung mga kasama natin sa pananukulan, sa pamahalaang palalawigan. Ganun din po, binabati natin ang mga mayors ng anim na bayan ng lalawigan ng Marinduque. So magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng bumubuo sa Lingkurang Bayan. Tumutok na po kayo at makialam, makisaw-saw sa mga mahalagang usaping pinag-uusapan at tinatalakay sa sangguniang panlalawigan. Ito po ang Hello kay Ube Kapiling kasama Bukal Jojo Leba. Ano ba ang mga kailangan nating pag-usapan ngayon? Napaka-informal ng ating magiging discussion, and kami po muna ay bumabati sapagkat nakita ko diyan sa may harapang bahagi ng Pure Gold si Kuyang Sherwin Reyes, ang asawa naman ng ating Tita Arlene Reyes, na malapit lamang ang bahay dito, Bukal. Oo. Arlene Reyes, mula sa Garnel Clan, na nagkameron kami ng reunion last sa Black Saturday. So isa ang lahi namin mula sa Garnel Clan. At syempre pa, binabati ko rin ang ating featured barangay captain ngayon, si barangay captain Marian Hernandez ng barangay Dawis. Alam mo, yung aking staff ay dumalaw dyan at nag-donate tayo ng mga tubo ng patubig para sa kanilang barangay. So shout out kay Kapitana Marian Hernandez ng barangay Dawis. And sa lahat po ng mga barangay captain, mga barangay kagawad at mga barangay tanod, kayo po ay sinasaluduhan ng ating Bukal Jojo Leba sa napakagiting na pagganap nila sa nakalipas na Yes, Lenten Rides. At kami sa niyang panlalawigan ay nagpasa ng resolusyon ng pagkakilala at pasasalamat sa kanila, sa kanilang partisipasyon sa matugumpay na pagdaraos ng Moriones Lenten Ride sa lalawigan ng Marinduque. So napakarami nating bisita ng nakaraang linggo, at patuloy ito sa pagpapakita na bumabalik na po sa normal ang buhay ng bawat isang Marinduqueño dito sa lalawigan ng Marinduque. Kaya good luck po sa ating lahat at patuloy po ang progreso ng ating lalawigan. At natutuwa, Bukal, ako sapagkat muli nating nasilayan ang napakaraming mga mamamayan at mga turista na bumisita dito sa ating lalawigan nitong nakalipas na mahal na araw. Talaga namang kakaiba talaga ang lalawigan ng Marinduque kapag ang sumasapit po ang Holy Week. Ano po? At napakarami nga po tinatayang yung Alive na lamang. Hindi kita nakita doon, Bukal, ha? Hindi ako nagpunta doon kasi ang na-expect ko ay magtatayo ako ng duration noong Alive. Kaya sabi ko, baka imbis na maging Alive, ay kabalik na ng Alive ang mangyari sa akin doon. Ano? Sapagkat busy kayo. Hindi tayo to. Ano ba yun? Sunday. Ano? Oh. Alam mo ba kung ba tayo na busy? Kasi meron nga tayong stall dyan sa stall 33. Ay, alam mo ba? Nagtitinda talaga ako. Talaga naman. Kasama ko yung anak ko. Talagang kami ako'y nandun. At tinatawag, ay Bukal, ikaw po pala ang tao dyan. Nag-ano naman ako at natutuwa naman ako. Maraming mga bisita kita na binakitaan namin, ay iba pala ang kare-kare, may adobong baboy, adobong kabayo, ng mga Marinduque cuisine na pinakita natin doon. Yun lang naman ay pagpapakita natin ng maliit na contribution natin sa larangan ng gastronomic tourism. Ano? So, yan din yung mas maganda rin ipakita natin, yung gastronomic tourism, yung sa pagkain, pumupunta ang turista dahil dinadalo tayo sa pagkain. Kaya yung ako ay naging konsyal, isa sa naging programa ko, i-declare ang Barangay Laylay as the pancit capital of the municipality of Buac para contribution natin sa gastro tourism natin, advocacy natin. Ano, yan po yung ating ginagawa. So yan yung mga hindi na ako nagpunta doon sa Alive. Napakaraming tao, baka hikain ako doon.
ang kapal talaga bukal sapagkat more or less mga 10,000 siguro. More than that bukal sapagkat ako si Mayor Tonton Uy at saka si Congressman Velasco ang aming kaming nandun sa pinakaharap kaya talagang ramdam namin yung wave ng mga tao yung saya ng mga tao. Diyan ko talaga napatunayan bukal na talagang si Congressman iba talaga ang karisma sa mga kabataan. At nakita ko sa video, walang chinelas si... Walang chinelas. Kaya ako, ginaya ko na rin. Hindi na rin ako nakachinelas. Talagang maraming chinelas si Bukal Jojo. Sabi ko nga eh, kakaiba talaga ang ating congressman. Umakyat, walang chinelas. Kaya naman na-inspired si Bukal Jojo. Wala ding chinelas. Malay mo, maging congressman din. Why not? Walang masarap mga harap. Walang masamang mga harap. Correct. Pero, Bukal Jojo, napakarami po ninyong pinag-usapan. Sabi nyo nga po, despite of so many activities na nangyari for the past couple of days and weeks, tuloy-tuloy po, sabi, the show must go on. Tuloy-tuloy ang inyong mga committee hearing, ang inyong sangguniang panlalawigan hour, at yan nga po ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayon, Bukal Jojo. Ano po ba yung mga dapat nating talakayin at nang mabigyan naman ng mas marami pang impormasyon ng ating mga kababayan? Bago pa ang dalawang session na ginawa ng sangguniang panlalawigan kung saan tayo hindi natin ito naiulat kasi nga hindi tayo nagkaroon ng programa noong mga nakaraang dalawang linggo. Napaka-busy natin na DJ Myung kasi dinalaw tayo ng mararaming personalidad noong mga nakaraang linggo. Unang-una, dinalaw tayo ng acting secretary ng Department of Health, si Dr. Maria Rosario S. Bergiere, at siya ay nagpunta dito sa ating dalawigan. Pangalawa, dumalaw din no less than the Secretary of the Interior and Local Government, si Attorney Benhar Abalos, ay nagpunta rin sa atin at para dumalaw dito sa ating dalawigan. Nandiyan din po ang Director ng Department of Tourism Region 4B or Region 4 ni Maropa. At marami pa, may Regional Director ng Department of Agriculture, Regional Director ng NEDA at saka ng PRDP. So, noong pong March 31 ay nagkaroon po ng Conference on the Health System Status of the Province of Marinduque. At kasama po tayo dyan, nakiisa po tayo na pinakinggan po natin kasama po ng Acting Secretary ng Department of Health ang health status ng lalawigan ng Marinduque. At ganun din po, sumama rin po tayo sa groundbreaking ceremony ng Marinduque Provincial Hospital to a Level 2 Hospital. So kasama po si Congressman Lord Alan Velasco, si Secretary Bergiere, si Governor Presbitero Velasco at mga iba pang opisyales ng provincial government ay nakiisa po tayo sa groundbreaking ceremony ng Level 2 Marinduque Provincial Hospital. Gagawin na po yung Obikaini building. So ihiwalay na po at napakalawak po ng magiging improvement na gagawin dito sa ating lalawigan. So dito po, we are expecting, sabi nga ni Governor, hindi lamang siya level 2 hospital, magiging level 2 plus plus hospital. Para meron na rin po features ng level 3 hospital ang ating lalawigan. Ang ating Marinduque Provincial Hospital, I mean. So ganun din po, sa Marting hapon po, pagkatapos po nito, ay pumunta naman po tayo sa turnover ceremony ng Marinduque Moriones Arena. Ano? At tinurnover na po yung mga Roman-inspired gymnasium dyan sa Moriones Arena sa Marinduque Provincial Government mula po sa Department of Public Works and Highway sa katauhan po ni the Engineer Evelyn Puertillano ay witness po ni Congressman Lord Alan Velasco ang pag-turnover dito sa Provincial Government of Marinduque. At pagkatapos po dyan, napakaraming tao, DJ Myung. Nandiyan ka, nakita ko ikaw dyan. Iyan naman po ay ang laban ng Marinduque Morions.
versus the PBA Legends. So nakita natin yung mga idol natin nung kapanahunan namin. Huwag ko na sabihin mga kapanahunan mo ano. Nung kami yung edad namin, yan yung mga inidol ng Marlo Aquino, EJ Pyle, Alan Kaidik, Jericho Dinera, at marami pa, si Noli Luxin. Muli natin nakita sila ng personal. Nakipaglaban sila sa napakagaling na si Bishop Juni Maralit. Ang magaling pala ito si Bishop Sumundot ng Puit. Grabe. Bully pa si Bishop. Matatangkat. Sa kanya. Galaw mo, guardyahan niya si Marlo Aquino. Eto, nandito rin si Congressman Lord Love. Pero naka-uniform si Governor, pero hindi ko nakita lumaro. Pero sabi ni P.O., lumaro ka din doon. Ang magaling, ha? Naintay ko lumaroin ka. Baka ko ang lumaro doon, uwian ang tao. Uwian ang tao doon. Hindi, akala ko gagawin akong bola. Okay. Ang galing pala nung ano ni nung head natin sa Bureau of Fire. Tuwa-tuwa siya kasi bago nangyari yun, mamaya ikukwento ko sa iyo. Bisita namin siya kasi siya ay binigyan namin ng honorarium. So bisita namin siya. Sabi niya, ako po ay nagpapasalamat at ako po ay napili na maging part ng Marinduque Moriones team. Maipapakita ko po yung talent ko sa... siya naman pala talaga ay player. Napakagaling. And si PD rin. PD Melchor. Choro, si na, PD Melchor. Nanunod ngayon, hi, sa mga taga Marinduque Police Provincial Office. Hi, PD Sister Melchor. Kuya. And si PD. Kuya, PD. Hi sa iyo dyan. Shout out sa iyo dyan, kuya. Ang galing lumaro. So yan yung nangyari noong March 31. Ano? Magaling lumaro, kaya ayun, talo kita. Ay, konti lang naman. Considering ang lalaki naman ng kalaban. Mga higante yung kalaban natin, David and Goliath. Pero actually, na-inspire ako doon sa mga kabataan natin na magaling. Magagaling. Yung mga kabataan. Mga Pusong Pinoy Partylist Foundation group na mga kabataan na luhulma pala ng ating may future. Ang nakausap ko yung isa doon na player, abay inilalaban pala sila sa kabila sa Quezon. Actually sa Quezon na lumalaro sila sa Quezon. Actually sa totoo lang, marami na dito sa ating mga na discover. Yan si EJ Madrigal, player yan ng UP. Si Francis Asik Katakutan, naging player yan ng Mapua. So, ibig sabihin, maraming talent dito. At actually, naging champion tayo sa Mimaropa. At tayo ang sinali sa palarong pambansa. So, marami tayo. Alam mo, kahit ako'y ganito ang katawan, ang isa sa advocacy ko din talaga ay ang sports. Kaya ako sumasama dyan sa mga one time, sama tayo sa Romlon. Ang Mimaropa ay sa Romlon gaganapin. And I do hope na makasama ka namin. Kasi ako, hindi wala pang imbitasyon sa amin, ay ako talaga will go to Romlon to cheer for our Marinduque team. Okay? And teka muna, Bukal, dahil nabanggit mo yung mga player na mahuhusay dito sa Marinduque, lalo-lalo yung mga kabataan. A special shoutout sa aking kaibigan na isa ring varsity player na nalaro naman dyan sa Lucena, sa Enverga, si Roy Manggol, na mga lupak naman. Si JR Labrador, varsity player yan ng FEU sa volleyball. Marami na mga yung player ng Blue Boys at Blue Girls nung araw, mga paglinawan dito nanggagaling yan sa softball. Marami tayo na discover dito. Given the right venue and right training, marami tayong mapoproduce sa mga gandang athlete. Lalo pabukal, mas pinaganda ngayon ang Moriones. Ang ganda ng tiles. Yung flooring nila. At saka hydraulic yung gold doon. So doon na yun, Bukal. Yung doon na yun. Ang tawag doon? Ring. 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 Ang galing. So yun yung nangyari nung March 31. Then the following Monday, April 3, ay tayo ay nakiisa sa Banal na Misa na pinamunuan ni Bishop Juni Maralit. Nagkaroon ng ribbon cutting and blessing of the Marinduque Expo.
na pinamunuan naman ng ating Governor Presby Velasco, at sumama tayo kahit pa paano. Kahit pa paano, kasi hindi ko natapos yung community Lenten Parade, ano, na kung saan ang ating mga kababayan, mga nag-uopisina sa pamahalaang nasyonal, pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pambayan at pamahalaang pambarangay ay nakasuot ng kaftan. Naging tradisyon na ito dito sa lalawigan ng Marinduque na tuwing darating ang Semana Santa, ang ating mga nagtatrabaho sa lingkod bayan ay nakasuot ng kaftan kahit sa kanilang opisina at sa parada pang Miyerkules at Lunes Santo. Koli, nakita kita doon, Bukal Jojo, talagang pinaghahandaan mo ba yung kasuotan? Ay, pinaghahandaan ko talaga. Sarili kong patahi ngayon. Ganda. Yan. Niloloko nga ako ni Bishop, marami daw akong langis kasi mukha daw akong Arabo. Hindi nawawala. Sa iyong kasuotan. Yan ay talagang, meron din akong moryon. Meron din akong moryon at dapat ay opted na sa panahon ngayon ang susugutin ko ay kaftan talaga. So nag-research talaga ako kung ano yung itsura ng kaftan dahil pinagawa ko doon sa aking mananahi. So nung hapon naman ay nakisama tayo sa Balar. Nandun, nagkita rin tayo doon na DJ Myung para sa interfacing naman with local government officials kay Secretary of DILG Benhar Abalos Jr. So yun na, nakisa tayo doon kay Secretary si SILG Benhar Abalos. Pero maganda naman yung naging discussion doon, maganda at makabagbag damdamin yung kanyang speech at very touching yung kanyang advocacy talaga sa anti-drug campaign. Ano? Yeah. Kaya naman din sinagawa, Bukal Jojo, kinabukasan yes, yung padya contra. Oo, oh. Sasama sana ako, inaplatan yung gulong. Ano ko pala, naplat yung gulong. Kaya hindi na ako nakasama. Ako naman ay nagpunta sa Mount Baliis. May kasama akong bisita. Mm-mm. At gustong makita yung Mount Baliis. Alam mo naman, ang Mount Baliis, kailangan pumunta ka ng maaga. Mm-mm. Para makita mo yung ganda ng ulap, karagatan ng ulap sa Mount Baliis. Sea of Clouds. Pero nung gabi, Bukal Jojo, sa Balar, binilang ko talaga kung gaano karaming tungga ng red wine ang iyong nainom. Ilan? Talagang medyo nabing isa yun. nabitin pa tayo doon. Nabitin ka. Pero nung gabi, so talaga ang mga serving dyan sa Balar. Thank you so much, by the way, kay Ate Lori. Sorry. Shout out kay Lori Uy at kay Chan Uy. Yan po ang nangyari nung April 3. Nung April 4 naman po ay as a chairperson of the Committee on Infrastructure ay pumunta po naman tayo sa Kaganhaw. Dalawang Kaganhaw ito ha. Kaganhaw, Balugbog Road, Farm to Market Road, at sa Kaganhaw, Amingon, Maybo, Farm to Market Road. Ito po ay parehas ng groundbreaking. Ito po ay malalaking project ng Philippine Rural Development Project or PRDP ng Department of Agriculture at ng Provincial Government of Marinduque, kung saan ay gagawa po ng sementado, malawak na farm to market road mula sa barangay ng Balugbog papunta sa barangay ng Kaganhaw sa bayan ng Santa Cruz, 3 kilometers. Ang Balugbog po ay sa anong bayan nakakasama? Santa Cruz. Santa Cruz din. Oo. And then Kaganhaw is also in Santa Cruz. Santa Cruz. Mahaba. Ito daw mahaba. Okay. Ako'y nanggaling doon, alam mo ba yung Marcape Road? Sementado na ngayon. Ongoing yung project ng Congressman Lord Alan Velasco. At ito namang ginagawa ngayon ay idudugsong naman dito sa sementadong kalsada na ito ang another sementadong kalsada papunta ng Balugbog. Ang sabi sa amin ng kapitan, diretso na raw yun, ang shortcut na raw yun papuntang Torrijos. Wow! At sa shortcut. Dito rin ang daan sa may National Road, pero kung hindi na sila pupunta pa ng bayan ng Santa Cruz para makarating para makapunta ng Torrijos. Ang kasunod naman ay itong Kaganhaw, Amingon, Maybo sa bayan ng Buwak. So nandun naman, kasama naman natin si Mayor Army Carrion, si Governor Presby Velasco, ang
director ng NEDA, ang director ng Department of Agriculture, at ang director ng PRDP na si Director Shandy Hubilia. At nakisa naman tayo sa groundbreaking ceremony. Nandun din pala si Vice Mayor Mark Senyo at saka si ng mga kunsyal ng Bayan ng Buwak na nakisa naman tayo sa groundbreaking ceremony ng ito naman ay papuntang Maybo. Shortcut din ito papuntang Bayan ng Buwak. So ito yung mga proyekto na ating pinagkaabalahan, mga aktibidad na ating pinagkaabalahan nung dalawang linggo tayo ay nawala sa ere. Nakikita ko Bukal Jojo yung groundbreaking na ginawa doon sa mga nabanggit na mga lugar. Aba, nakapula ka din doon Bukal Jojo. Oo nga. Anyway, magandang araw din sa... Napansin mo ba? Napansin ko. Sabi... Hindi kasi sa akin yung safety jacket. Oo. Sa mga, ano po ba Bukal Jojo yung PRDP? Bakit palagi ko yung naririnig when it comes to projects na nandun sa mga nugnog na mga barabarangay? Ay, maganda na tanong mo sa akin yan. PRDP, yan ay isang proyekto ng Department of Agriculture na gusto nilang ma-enhance yung mga commodities dito sa mga rural areas. So, ano ba kailangan para ma-enhance ang production ng ating mga commodities? So, tinitingnan nila yung value chain ng ating mga agricultural product. Ano ang... sa lalawigan ng Marinduque, ang sabi nila, ang ating produkto ay ararot, native pig, at coconut. Okay. So, dyan sa tatlong yan, ini-enhance nila yung production. So, kung nakita nila, kagaya dito sa Manugbog, sinasakay sa kabayo ang mga produktong kopra. So para ma-enhance at matulungan natin yung farmer, kailangan pagandahin ng kalsada. So isa sa naging proyekto nila sa I-Build project nila yung kalsada. Ganon din naman sa Kaganhaw Amingon Maybo Road. So para ma-enhance din ang production ng copra, ay i-enhance din ang kalsada. So pinapaganda nila yung kalsada sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project. Saan ang gagaling yung PRDP fund? Ito ay pondo ng World Bank. So ito ay pondo ng World Bank, pero hindi ka basta-basta makakamero ng pondo kung walang counterpart yung NGO. So kung 100 million yung project, may 10% equity yung LGU. So may 10% may contribution LGU na 10 million. So yan ang contribution. So sa halagang 10 million ay makakagawa ng project ng PR ng ganong kilaking ano. So yan ang binaginawa. May isa pang project. Ang implementor naman ay ang Bayan ng Buwak. Yan naman ay yung Kawit Tugos Kansurok Road. Nag-bidding na rin yan. Wow. So, iga-groundbreaking na rin yan. Wow, kasi maraming matagal na po ako hindi nakakapunta dyan sa may bahaging yan, papunta ng Duyay. At sa ilang mga pagpunta ho natin dyan, laging request nila. Oo. Umpisahan. Yan ay talagang, ano naman ang kaanohan yan. Doon naman sa Kawit Tugos sa Kansurok, meron naman kooperatiba doon, Tanikala ng Pagkakaisa. Sila naman ang gumagawa ng cocoa wire, yung nilalagay sa mga landslide. So, coconut pa rin ang product doon. So, gusto nilang mapaganda yung production ng cocoa wire at mapabilis ang pag-transportasyon ng mga produkto. So, yun ang trabaho ng PRDP. So, napakahigpit ng World Bank. Hindi ka basa-basa dyan. Ang taas ng standard niya. So, guarantee na kita ay makakakuha ng magandang kalsada. So, yan ang guarantee na mapapaganda yung kalsada. Looking forward that eventually in the next coming year, madadaanan ho natin ang mga magagandang mga kalsada na dati hirapan makapunta ang mga sasakyan dahil nga sa mga pangit na daan. Pero dahil sa programa at proyekto ng PRDP, kasama ang pamahalaang panlalawigan, yan po ay magkakaroon ng katuparan. Tama ka, DJ Myong. By the way, nabanggit niyo po kanina yung Tanikala ng Pagkakaisa. Alam niyo po ba, Bukal
Bukal Jojo na ang daming award niyan na natanggap dahil isa sa mga best cooperative. Best cooperative. Ang laki na ng investment diyan. Yes. Ang laki na ng asset niyan. Yang maganda ang pagpapatakbo ni Mr. Mabato. Oo, yung umaano lang tanikala ng pagkakaisa. Mm-mm. Bukal, so, ano pa yung mga pwede natin pag-usapan? So, punta naman tayo dito sa sesyon. Ano? Pero bago tayo siguro pumunta, siguro mag-break muna tayo. Okay, sige po. Tapos ko ay pansin. Okay, na, ikaw na, Paljon. Sapagkat may nakita akong dumdumating na pansin po bang in-order. Yan ay pansin. Alam mo naman, nandito tayo ngayon sa Barangay Lay. At dito sa Barangay Lay ay maraming pansitan. Pansin. So, tayo po muna ay babalik sa pagkaraan ng ilang patalastas. At tayo ay pag-uusap naman tungkol sa Sangguniang Panlalawigan. So, magbabalik po ang Hello kay Ube. Jojo Leva, naka 4-in-1 ka. Civil engineer, civic leader, konsehal, at bukal pa. Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng Ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay Ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo si Ube ay nandito. Sa teleradyo siya'y maririnig nyo. Boses ng masa ang pakikinggan niya. Bukal ng bayan si Tito Jojo Leva. Jojo Leva, naka 4-in-1 ka. Civil engineer, civic leader, konsehal, at bukal pa. Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng Ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay Ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo si Ube ay nandito. Sa teleradyo siya'y maririnig nyo. Boses ng masa ang pakikinggan niya. Bukal ng bayan si Tito Jojo Leva. Hello, hello, hello. Hello kay Ube. Nagbabalik po ang Hello kay Ube. Ngayon po ay April 18, 2023. At tayo po ay nasa 7th episode ng Hello kay Ube Season 2. At muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod. Kasama po natin si DJ Myong Mataak. Hello, DJ Myong. Dito pa rin po tayo sa tahanan. Napakagandang tahanan. Ni Bukal Jojo, sabi ko nga parang extension ito, o yung opisina. Parang nasa opisina mo kita, Bukal Jojo. Sabi ko, iba talaga kapag inhenyero ang may-ari ng isang tahanan dahil kitang-kita yung struktura, lapat na lapat, may sukat, bawat kanto. Ano. So, nandito pa rin po tayo sa Barangay Laylay, Buak, Marindu. Okay, Bukal, naku, ang dami na natin, sabi mo nga kanina, pinahapyawan nyo na yung ilan sa mga mahalagang impormasyon dapat natin ipahayag sa ating mga kababayan at dapat malaman ng mamamayang Marindukenyo. So ano pa po ba yung nais natin pag-usapan, Bukal Jojo? Kagaya ng ginagawa natin sa ating mga episodes, nag-uulat tayo kung ano nangyari sa ating mga sessions. So, dalawang session ang na-miss natin, ang 33rd at 34th regular session. So, nung March 31, yung 33rd regular session ay ginanap sa Sangguniang Panlalawigan, and for the very first time ay kami ay nakasuot kaptan din. Ano, in adherence with the order of the governor na ang lahat ng mga government na
employees and officials ay magsuot ng kaftan during the pre and Lenten season ay inatasan po ng ating presiding officer Vice Governor Lynn Angeles na lahat po kami ay magsuot ng kaftan. At ako po ay nakasuot na, syempre, ube pa rin ang suot natin. Oh, pinapanpin sa labas nga bukas. Para kang hari ng... Hindi ko alam kung si Herod... Silangan. Hindi ko alam kung ako si Pilato o si Herodes. Pero mas may magaling pang Herodes kaysa akin. Kasama rin dyan. Okay. So yan po. At ako po ang nag-preside nung 33rd regular session kasi very busy po ang ating Vice Governor sa pakikipag-usap kay OIC Secretary Maria Rosario Bergere nung mga oras na yun. Kaya ako po inatasan niya na ako po muna ang mag-preside ng session. So, unang-una po, kagaya ng sinabi ko sa iyo, ang magaling na basketbolista na si Superintendente Terrell Castillo ng provincial, ang Provincial Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection ay naging kapiling po namin sa question hour at inilahad po niya ang mga programa ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Marinduque. So, dahil po dyan, siya po ay naglahad ng kanyang mga programa kasama ng kanyang tanggapan sa anim na fire station dito sa lalawigan ng Marinduque. So, marami rin po kaming ipinasang resolusyon. Kagaya ng dati, ang unang-una pong resolusyon na aming kinupkop ay a resolution declaring Municipal Ordinance Number 354 Series of 2022 of the Municipality of Buac entitled An Ordinance Providing for a Continuing and Maintained Annual Allocation of Fund under the 20% Development Fund for the Protection, Conservation, and Restoration of Edifices of Historical Cultural Significance as officially declared important cultural property by the National Museum and the National Historical Commission, providing guidelines for its release and for other purposes as valid and within the power of the Sangguniang Bayan to enact. So, yun po ito yung mga edifices at mga structures na declare as important cultural property sa Bayan ng Buac. Nag-adapt din po kami ng resolution appropriating a total amount of 24 million for various MOA accounts under the Marinduque Provincial Hospital. So, yan po yung karagdagan nating ayuda at pondo para sa ating Marinduque Provincial Hospital para naman po sa maayos na operasyon ng ating Marinduque Provincial Hospital. Ganun din po ang resolution appropriating a total amount of 620,000 for various MOA accounts of the Provincial Legal Office. Ganun din po ang resolution appropriating the amount of 400,000 under the Provincial Veterinary Office intended for the payment of salaries and wages of job order employees who will man the Balanacan Port Veterinary Quarantine Post. Another resolution is a resolution appropriating the amount of 300,000 intended for the purchase of animal and zoological supplies for the Provincial Veterinary Office. Another resolution is a resolution declaring Appropriations Ordinance Number 6, Series of 2022 of authorizing calendar year 2023 General Fund Annual Budget of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque as operative subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. Another resolution is a resolution declaring Appropriation Ordinance Number 1, Series of 2023, authorizing calendar year 2023 Supplemental Budget Number 1 of the Municipality of Santa Cruz as operative subject to the conditions, comments, and findings of the Provincial Budget Officer. Another resolution is a resolution authorizing the Honorable Governor through the Provincial Accountant Office to write off various dormant receivables for the recognition of the asset account and the corresponding allowance for impairment of the books of account. Another, noon naman pong nakaraang Biyernes, DJ Myong ay
tinanghal naman po natin ang ika-34th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. At binigyan parangal po natin si Mrs. Telma Maapoy Salvacion, Principal ng Buena Vista National High School, for her untiring and inspiring efforts in pioneering the flexible learning option on alternative delivery mode to of learning through open high school system program in the province of Marinduque. Alam ba ganinyo ay ang istorya nito, marami raw sa mga estudyante ng Buena Vista National High School ang maagang nabubuntis. So sila ay hindi nakakatapos sa pag-aaral dahil nag-aalaga sila ng mga anak. So, ang napakagandang programa, ginawa niya ng distance learning. So, pwede sa gabi mag-aral ang mga bata para makatapos ng pag-aaral. So, naiiyak na, high school. So, naiiyak daw siya nung una na yung mga estudyante niya. Kaya, sa pamamagitan ng isang resolusyon na inakda ng ating Vice Governor, ay binigyan namin ng parangal si Mrs. Telma Maapoy Salvacion at ang Buena Vista National High School. Congratulations po, Mama Telma, sa inyong kapunyagian para maisulong, bagamat nag-aasawa na, ano, pero hindi doon kasi napuputol, dapat at titigil ang ambisyon o ang ano sa, ng mga bata. O yung anong tawag dito, Bukal Jojo, ay yung hangarin ng isang bata. At yan ay pinunan ni Ma'am Telma. At siya lamang ang kaisa-isang high school dito sa lalawigan ng Marinduque na nag-o-offer ng ganyan, yung Knight High School. Mm-mm. Ang galing, ano po. So, sa Buena Vista po ito. Sa Buena Vista National High School. So, nagkameron din po kami ng Adoption of Municipal Ordinance Number 223359, an ordinance amending Section 8 of Municipal Ordinance Number 336, Series of 2021, by renaming the parenthetical title and newly created position from the Municipal Government Department Head 1 to Municipal Government Department 10, Municipal Social Welfare and Development Officer, to conform with the 2017 Omnibus Rules and Appointments and Other Human Resource Action promulgated by the Civil Service Commission and for other related purposes. Ito naman po ay sa Bayan ng Buwak. A resolution expressing, ito yung sinasabi ko kayo sa iyo kanina, DJ Myung, sincerest gratitude and commendation to all the offices, agencies, LGUs, organizations, groups, and individuals who participated and contributed in the successful conduct of the 2023 Moriones Lenten Rites and its related activities. So lahat po ng mga agencies of the provincial, national, municipal, and barangay, including the private sectors, ay ating pinasasalamatan sa successful staging po ng ating Moriones Lenten Rites. At pinarangalan po din natin sa isang resolusyon na inakda ng inyong abalikod, likod ang resolution expressing commendation and congratulation to the Marinduque State College, professor ka dyan, for being held as the top 3 performing college with the highest number of level 2 accredited programs for 2022 in ceremonies held during the third day of the 36th National Conference and Assembly of the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines at Century Park, Manila. So, congratulations po sa Marinduque State College, sa pamumuno po ng ating President, Kuya Dodi Zuleta, Dr. Justado P. Zuleta. Sa araw eh, nandyan kami sa kanyang mansion at nag-meeting. Nag-meeting kami. Ay, sorry, di ako naka-attend ng meeting ng Rote Club na, ng Marinduque Premier. But next time, I will attend. Promise. Alright. Okay, another resolution na matatapos na tayo, DJ Myung. A resolution authorizing the transfer of 1,500,000 to the local government unit of Torrijos intended for the purchase of land for the relocation of affected families in the landslide-prone sitio in Barangay Bayakbakin, Torrijos, as contained in PRD
PDRRMC Resolution Number 15 Series of 2022. Siguro medyo meron kang alam dito sa landslide dito sa barangay Bayakbakin. Opo, malakas. At actually, sa taas lamang po ito ng barangay namin, barangay Buangan, tapos barangay Bayakbakin. So, nalulungkot po tayo sa nangyari nga na pagkakaroon ng landslide dyan nitong nakalipas po na mga linggo dyan po sa barangay Bayakbakin. Pero natutuwa naman ako, Bukal Jojo, sapagkat ito pala'y agad na tinugunan ng pamahalaan ng panlalawigan. Tinugunan ng 5 million. Pambili ng lote ng mga naapektadong lugar. At meron po kaming ordinansa na pinasa for third and final reading. Ito po inakda ni Attorney Maki Caballes at inisponsor po ng inyong abanlingkod sa floor. An ordinance providing for a pre-annual medical check-up for all officials and employees of the Marinduque Provincial Government and appropriating funds therefore. So, libre po ang check-up sa Marinduque Provincial Hospital one time, one year ng mga empleyado ng Marinduque Provincial Government. At ginagawa na sa iba. Natutuwa tayo dahil ang tawag po nila dyan, executive, annual executive check-up sa mga private. Mga private. So, ngayon po ay in-institutionalized na po ito sa Marinduque Provincial Government. And another ordinance po ay ang supplemental budget number 1 amounting to 102 million pesos. Kasama na po dito, magandang balita po sa ating mga empleyado na naman, pwede na rin po kayong mag-monetize ng 15 days leave credit. So, meron na po kayong monetization. Approved na po ang ating supplemental number budget number 1. At DJ Myong, isa rin po sa naging tampok na gawain noong nakaraang 34th regular session, ang inyong abanlingkod po ay nagkaroon ng privilege speech para ang pribilehiyong pananalita hinggil sa mga usapin tukol dito sa ginanap na quote-unquote sinakulo. Ano? So, meron pong mga magandang pabor, puna, at meron din po namang mga pabuna ng hindi maganda. Kaya sa akin po, ang layon ko po dito, pinarating ko po ito sa kabahayan ng Sangguniang Palalawigan upang ang dalawang panig ay mag-usap at baka naman tayo makabuo ng mas magandang plano sa susunod na taon. Pwede bang pakinggan natin ang aking paparulay yung pananalita, Santino, para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Tumatayo ako ngayon sa pamilya ng pagkakataon sa isang pagpuregreyo pananalita upang maging instrumento ng marami sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Buwak na nais na iparating sa kabayan ito ang kanilang tinig sa naging pagkatanghal ng sinakulo ng kakalipas ng mahal na alam. Hindi ko po ginalayo na kutsain ang nasabing pagkatanghal. Wala rin po akong parang na magbigay ng kritiko sa anumang aspeto teknikal ng nasabing palabas. Sapatak hindi naman po ako eksperto sa bagay nito. Halimbang sa ayos ng mga sektoryon na mas kaya-aya sana ang mga kasuwag ng bolyon at sa lugar ng pinagitaya ni Judas na mas kagilas-gilas sana kung ito'y ginagam sa isang pulong na lahat, wala po akong masabi sa kapuwan ng protection. Kinikilala ko rin po ang husay ng mga nagsigalak na ilan sa ating mga kasama dito sa Sangguniang Palalawigan. Pagpihira po ang ginawa nila ng pagmemorya ng linya at pag-ati ng life sa harap ng maraming tao. Dahil diyan, nais ko kung ito ako ang ating parangal at papuling sa lahat ng mga nagsigarap at sa mga naming bahagi ng mutasyon sa harap o likod na ng itanggan. Higit sa lahat, ang ating masasalamat para nalang papuli sa ating pinakamamahal na gobernador, Pulong Kalawigan, Presbitero J. Velasco Jr., sa kanyang suporta at pagtaguyod sa mga gawain ng nakaraan si Maya Santa. Ganun din po sa lahat ng mabubuo ng pangalan Pangkalawigan, Pagkasinal, Pagbayan at Pagbarangay. Para sa akin, ang bawat pilit ng ating mga kababayan, malaki man ang maliit ang tinig na ito ay dapat dating pakinggan. Mula sa tinig na nagmumula sa kanila ay doon magsisimula ang hakbangin para mas ikabubuti ng ating hangarin.
iba't ibang pilig ang aking karili. May pilig ng papuri, may pilig ng hindi magsakayan. At pilig ng papuri ay katulad din ang nakunang nilaw na lahat. Mahusay ang produksyon, mahusay ang mga nagsitara. Subalit sa kabila ng pilig, sa kabila nito, pilig naman ang ating narinig ay ang pilig ng hindi magsakayan. Narito ang iba't ibang pilig na aking narinig. Bakit binago ang nakasanayan? Bakit nila binago ang tradisyon? Bakit kailangan palitan ang lumang sinakulo? Ano ang paligoon? Bakit gano'n na lang ang kagaling pinalitan? Sino ang nagdesisyon na palitan ang pinalalabas ng mahigit 40 taon? Na isang muli ba ang papagaling ng palabas sa mga namamanata, sa mga organisasyon sa superior at iba pa ang sektor? Bakit walang naganap na maayos sa konsultasyon bago man pinalitan sa parang maraming stakeholders at kasama dito? Bakit nawala ang nakataang araw-araw ay natibang pangyayari sa mga nakasulatan? Bakit paulit-ulit ang palabas? Ano ang pangit sa dating palabas at ito ay binago? Nasaan na ang namamanapang sinakulista na siya regular na umaganap dito? Bakit mga estudyante natin diyalo na nagsisigala at kailangan pang mag-vision? Bakit mawala ang community involvement? Bakit kami nilindahan? Pagkano ba pwede ibalik na lang ang iyong dati? Dapat i-respeto palagi ang paubayan pagdating sa practices. Mahalaga ang konsultasyon, ang partisipasyon ng tao, organisado man o hindi. Ito ay usapin kultura, hindi lamang dapat iilang tao ang mga mag-decision na palitan. Mahalaga para sa isang pamayaran ang kultura at identidad natin bilang mga taga-lalipuso. At kung pupunod na pagpalit ng sinakulo ay na-questiona at napigilan ng nakaraang taon, pero bakit ngayon ay tinuloy pa rin ang walang konsultasyon ni sa mga muriyon at sinakulista at iba bakit stakeholders o mamamanata. Yan po ang ilan sa mga tingin na ating narinig. Para sa akin, hindi pa panahon para mag-desisyon kung alin ang tamang posisyon. Pinamarating ko lang ang pagtingin sa kabayan ito upang magkaroon tayo ng tamang kasagutan. Baka naman po mas magkakaunawaan kung ang rason ang pinaiiral at hindi ang puhon. Kung magkakaharap ang dalawang tangin, baka tayo sa kabuo ng isang pinag-isang kaisipan na magiging katanggap-tanggap sa lahat ng tangin. Bakit kailangan dumating sa kabayan ito ang usapin ito? Para sa akin, ay nagtanging restoratibo tayo sa usapin ito. Tayo po ang naglalaan at nagpapatigay ng pontong ginugugol sa pagtatanghal na ito. May nauna na tayong konsultasyon na tingnan mahubuli ang pagsumitin ng pontong kinakailangan para sa kaya nagtugugol tayo sa panahon ng testusan. Dahil dito, naapektuhan ang produksyon. Maaaring nalilimitahan ang pinaplanong gawain dahil sa kapapusan ng pananalapit. Dahil dito, pwede rin kami krusiya ang aktibong partisipasyon ng pribadong sektor. Pignan din natin ang perspektibo ng samahang pagkakaroon. Marami tayong pwede gawin kung lahat ng tingin ay aming pakinggan. Mas maaga, mas maganda dahil may panahon pa. Dahil dito, kagalang-galang na pagkapagulo, inihiling na representasyon ito na ang usapin ito ay itukoy sa nararapat na kumiti upang pag-usapan ang mga tamang ng banging pang-re-extrasyon. Maraming salamat po, mahal na tagapagulo. Maraming salamat mga kasabi ng sambunang pag-ulo. Maraming salamat, kagalang-galang Aurelio Leva III. Ang subject matter ng nasabing privilege speech, is there any clarification from the floor before the presiding officer decide to refer this item to the presiding? Yes, Honorable Lee. Madam Chair, if I may ask the speaker if the privilege speech is open for preparation. Yes, it is this
Representation is being required to examine our questions from the Honorable Chairperson. Proceed, Honorable Lee. Madam Chair, perhaps Okay, yan po ang naging pampribileyong pananalita natin hinggil sa kaganapan noong nakaraang Semana Santa. No? So, ang layon po lang natin dito, DJ Myong, ay bigyan ng parte or bahagi ang bawat panig na may voice out nila kung ano yung sentimento nila. So, sa akin ako naniniwala na siguro sapagkat kami naman ang nagbibigay ng pondo, kami ang nagbibigay ng budget dito sa ating ginagawang sinakulo in aid of legislation, ay mapag-usapan na rin marahil at nang ito ay magkaroon ng win-win solution sa bawat panig. So, sabi ko nga, hindi pa panahon para ibigay ko kung ano ang aking pananaw o aking position. Mas mainam siguro ay mapakinggan natin ang panig ng mga nagsiganap, mga nasa likod ng entablado, at ganoon din naman yung mga pumupuna. Hindi naman, wala naman ako nakitang pagpuna doon sa production mismo. Mostly kung ang pagpuna ay kung bakit nawala yung dating sinakulo. Ano? Kung ang dahilan lamang ay yung terminong sinakulo, ay ba't hindi nalang gawin itong creation, New Testament, yan yung mga tanong. Yung mga tanong na yan ay kailangan ng kasagutan ng kahit sinong nasa likod nito. Kaya siguro mas malaki, ako'y naniniwala rin na ang ating gobernador ay nandun din ang pagsusumikap niya na mapaganda talaga ang pagtatanghal ng kaanumang pagtatanghal, matawagin man itong sinakulo, Via Crucis, pugutan, creation, or whatever term, ito ay para lahat sa ating objective or ating pakay na maparami pa ang turista dito sa atin. Pero sa ngayon, DJ Myong, masyadong marami turista ang dumating dito sa ating ano, at nagka-problema pa tayo sa pagpalabas. Nagkaroon pa ng bagyong si Amang. Pero at any rate, all nang nangyari ay na solusyon na naman ng ating pamahalaang panlalawigan sa pamumuno po ng ating mahal na gobernador Presbitero Velasco. Nabanggit mo nga po, Bukal Jojo, ano yung tungkol sa pakikinig sa parehas na panig. Yan yung tinatawag na demokrasya. Ano. Sabi nga po ni Charles Pickering, ano, isang sikat na American attorney at politician, sabi niya, a healthy democracy requires a decent society. It requires that we are honorable, generous, tolerant and respectful at the end of the day. Yes. Kaya nga po, sana yung mga may mga opposition or may mga pagtutol ay sana ay kayo ay maimbitahan namin sa gagawing pagdinig sa usaping ito at nang doon ay mailabas ninyo kung ano yung sentimento ninyo. Ano, mas maganda na nag-uusap ang dalawang panig, nagkakameron ng paliwanagan, baka naman hindi lang tayo nagkakaintindihan na isa naman pala ang ating pakay. Correct. So, yun yung nais nating mangyari dito. In the democracy, lahat ng panig ay pakikinggan natin. Mamumutawi ang nagustuhan ng mayorya, pero igagalang natin ang opinyon ng minorya. And most importantly, Bukal Jojo, yung sabi mo nga ay tahanan ninyo dyan sa sangguniang panalawigan ang isa sa pinaka-best na platform para pag-usapan natin ang parehas na panig. But at the end of the day, as you've mentioned, Bukal Jojo, sinasaluduhan po natin lahat ng mga nagsipaganap, alam po yes, natin yung sacrifices nila. Yes. Sabi ko nga doon sa privilege speech ko, hindi biro ang magmemorya ng linya. Correct. At yan ay iaktaw mo ng live ay hindi biro yan. So hindi po, at ako naman naniniwala din na wala namang bumatikos sa kanila.
wala namang bumatiko sa kanila doon sa mga narinig kong mga comments. Ang medyo inaano nila ay bakit nawala yung dati. Oo, kasi may mga effort na nung mga nakaraan na talagang alisin. And eventually, ngayon taon, sabi ka na kasi nung nakaraan, tatanggalin yung sinakulo. Ngayon, sabi, babalik yung sinakulo, but in a different way. Yung terminong sinakulo, tinama, but yung substance nung palabas ay nawala. So, yun yung gustong malaman ng ating maraming kababayan, lalong-lalo dito sa Bayan ng Buwak. So, yan yung essence nung aking privilege speech. At bilang kayo po ay in-elect look ng taong bayan, kailangan niyong pakinggan. Yes. Yan ang damdamin namin. Kami ay sanggunian. Sa amin sinasangguni. Kaya nga naman, aking ilalahad sa kabahayan ng sanggunian panlalawigan kung ano ang sentimento nitong ating mga kababayan. Pero nililinaw ko, mas mainam na magkaroon tayo ng tamang posisyon kapag narinig na natin ang dalawang panig. At ako, today Bukal Jojo sa akin, let us meet halfway para win parehas. Kasi daw naman kayo, yung isang panig lang ang pinakinggan nyo. Oh my God! Teka muna, Bukal Jojo. And bukas so, para lang sa kapatid natin, mga kababayan, kung ang binabanggit ni Bukal Jojo ay ang platform ng Marinduque News Network, bukas so ang Marinduque News Network para ringgin ang panig ng magkaparehas na side. Ano po, kung nais po ninyo na bukas at sa mga susunod na araw ay kayo ay maging kapanayam, sapagkat ang naging I understand, ito po ay lumabas sa programa na aming kasama dyan sa Marinduque News Network, si Mr. Adrian Rosales, ay naghahanap po din po si Mr. Rosales ng mga kapanayam sa kabilang panig para naman po marinig ito. Pero kagaya nga po ng sinabi ninyo, Bukal Jojo, ang sambahayan ng Sangguniang Panalawigan ang isa sa pinaka-best na platform and forum para po din ginayan, sapagkat sabi mo nga yung word mo kanina is in aid of legislation para sa susunod na taon ang tamang execution ang mamutawi, dininig ang parehas na panig. Yan po ang atin lamang na nais ipaabot sa ating mga kababayan. Gayunpaman, kagaya po ng akin palaging sinasabi at nabanggit na sa pribilehiyong pananalita ni Bukal Jojo kanina, ay atin pong sinasaluduhan at pinasasalamatan ang lahat ng mga gumanap, ang lahat ng mga nakiisa, mga sumuporta, tumulong para maging maayos at ma-execute ng mabuti sa kabila ng siguro ay limitadong budget, at the same time yung preparation, limitadong panahon, naitawid din po nila yan. Just that, kailangan din nating pakinggan ano pa yung sentimento ng kabilang panig. Sabi nga, let us meet halfway, dun ho tayo magtatagumpay. Thank you. Napakabilis ng oras, DJ Myong. Sumbatiin Bukal Jojo bago tayo magpaalam. Gusto kong i-shoutout, special shoutout ang mga intern namin. Nakita ko sa isa sa mga resolution ninyo at pinag-usapan natin last time. Ang dami na namin mga intern mula naman sa Marinduque National High School. Special shoutout kay RJ Lianes, gayon din kay DY Malaya Loreto, Excel Ventura, Jenny Vib Agustin, si Margaret Salceda, si Nasel May Charisse, at see you very soon. Yan. So, baka meron ka mang gusto matiin, Bukal? Actually, ako ay may announcement lang ako, DJ Myong. Sa April 27 to 28, sa inisyatibo po ng inyong abalikot at ako'y tinulungan din ng ating Vice Governor Lynn Angeles, ay makakaroon po tayo ng libreng theoretical driving course diyan po sa Barangay Puting Buhangin, Buwak, sa Barangay Covered Court. Alam po ninyo kung magkano ang theoretical driving course. 2,500 po yan sa private establishments. So dito po, ibibinigay po natin ito ng libre. Pumunta po kayo, magpalista po kayo sa aking Facebook page. Sa message nyo po ako kung gusto po ninyong jumoin sa nasabing theoretical driving course. Wala po itong bayad. Magbaon lang po kayo ng inyong pananghalian at inyong merienda.
kasi hindi po kaya nating i-sustain sa dami ng naghahangad dyan, nagnanais, kasi medyo masalimot na po ang pagkuha ng lisensya. Magkakaroon po kayo ng pagpumasa po kayo sa exam, magkakaroon po kayo ng student permit. Ito po ay andog sa atin ng LTO Mimaropa Regional Office, headed by Acting Regional Director Manuel Betalsar. At syempre po ang ating LTO District Office, ang pamumuno po ni Mr. Leonard Gabunta. Ganun din po ang Land Transportation Office, sa pamumuno po ni Director Chief Tugade at ng ating Pangulong BBM. At naging mapalad po ang inyong abanlingkod at ako po ay naging bahagi ng inisyatibo na ito. Actually, nagsimula po ito sa isang barangay assembly sa Barangay Puting Buhangin. Kaya ako po ay nananawagan sa mga barangay Puting Buhangin Mugpok, Barangay Puting Buhangin Buwak, Barangay Mainhin. Meron daw pong sasama dyan sa Barangay Ugbak, Barangay Puyog. Pwede po kayong mag-join sa nasabing theoretical driving course, April 27 to 28 po 2023. Alas 8 po ng umaga, magsisimula po tayo sa April 27. Araw po yan ng Webes at Biyernes. So, yan lang po, DJ Myong. Sakantalahin ng pagkakataon para magkaroon ng lisensya sa pagmumotor at pagmamaneho. Oo, pagmamaneho. At mahirap na po na tayo ay nagmamaneho na wala tayong lisensya. Hindi po natin alam ang kaganapan sa kalsada. Nung isang araw lang ay dito sa tapat namin ay merong dalawang magkaangkas na estudyante na pa-slide na tinanong ko ay student permit lang ang dala. So hindi pa po lisensya ang student permit. Pwede po kayong mag-drive na naka-student permit, pero dapat may kasama po kayong lisensyadong driver. Ano po? So yan po yung malinaw at lahat po kayo ay inimbitahan at sana po yung po mga barangay dito sa barangay ng Bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog na gusto magpa daos niyan, ako na po ang gagastos ng pakain ng mga nagsa-seminar. Makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. Ano? So yung mga speakers po na isadadali natin, ako na po ang bahala. Si Vice Governor po ang kawawa. Magpalista lamang po sa official Facebook page ni Bukal Jojo Leba. Hanapin lamang po facebook.com/BukalJojoLeba. Gusto po ninyo na mag-sponsor dyan, dadalhin po natin dyan, lalo na po doon sa malalayong lugar. Ano po? Yun lamang po, DJ Myong. At yung pong Facebook ni Bukal Jojo may nakalagay, love ka ni Jojo Leba. Oo. Yun po yun. Alright, tayo po ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa ating nag-iisang programa kung saan nakakarinig po kayo at nakakabalita ng mga pinakahuling kaganapan dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ang Hello kay Ube. Bye-bye everyone. Hello, bye. Bye-bye po. Jojo Leba, naka 4-in-1 ka. Civil engineer, civic leader, konsehal, at bukal pa. Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng bayan, Tito Jojo Leba. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bukal ng bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leba, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng Ube ng bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay Ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo si Ube ay nandito. Sa teleradyo siya'y maririnig niyo.